Magandang araw guys, sa video na ito magpapalit tayo ng rack end ng isang Suzuki DE63T o yung tinatawag nating transformer. Papakita ko sa inyo kung paano i-check yung rack end natin, tapos papakita ko rin sa inyo kung paano palitan. Pero bago tayo magpatuloy guys, paki-subscribe muna, paki-hit na rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod nating mga videos regarding sa pag-maintain ng ating Suzuki DE63T. Ito na yung rack end natin guys. Siya yung nagko-connect doon sa ating steering rack at saka ang ating terad end. O ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano natin malalaman kung sira na yung rack end natin. Now, nakaangat yung ating gulong. So kakalugin lang natin guys, pero yung hawak natin sa ating kamay is andito, kumbaga 9 o'clock at saka 3 o'clock, tapos kakalugin natin yan. Yan, katulad dyan, kung makikita nyo yan, kalug siya. So yan yung palatandaan na sira na yung rock end mo o sira na yung tirad end mo. Pero in this case guys, yung rack end natin yung sira. Now, kung sa bearing naman, para malaman natin kung sira na ba yung bearing natin o yung ball joey natin, yung pagkakalog natin guys is andito sa hawakan natin dito sa 12 o'clock at saka 6 o'clock, tapos kakalogin natin. Ganyan. So katuloy ito guys, wala siyang kalog kasi hindi sira yung bearing, hindi rin sira yung ball joey natin, so hindi siya kalog. Yan. So kung dito natin nahawakan, tapos kakalogin natin, yan, kumakalog siya. So sira yung rack end. Kita niyan. Napakalog. Okay guys, ito yung rack end natin. So, ang tatanggalin natin una is itong clip ng ating bot. Pati ito. Itong clip nito. Tapos pangalawa, is luluwagan natin itong nut niya. Tapos itong mismong rock in na. So, tara. Sa pagtanggal ng clip guys, flat screw lang yung kailangan natin. Papasok lang dito. Tapos, iaangat lang natin. Itong portion na ta. Huwag na yan guys, huwag na nating pasobrahan para pwede pa nating maibalik yung clip mamaya. Tapos itong clip na ito, yan, tatanggalin natin. So pagkatapos niyan, ihilain na natin yung bot natin. Yan, ihilain natin palabas.
hanggang sa makikita natin yung rock end. So ayan, ito yung tatanggalin natin. Pero bago yan, luluwagan muna natin itong nut na ito gamit yung 19mm natin na open wrench. Ayan. So, huwag nating pasobran guys. So pagkatapos nyan, lalagyan natin ng tape para hindi tayo mawala sa sukat mamaya. Kasi pag pinabayaan natin yun guys, tapos mawala tayo sa sukat mamaya, so mag-aalay naman tayo ang ating mga gulong. So lalagyan natin yan ng marker para mamaya pag install natin, so diretso-diretso na tayo. So sukatin na lang natin yung rock-in natin kung saan natin nilagyan ng marker. So ang susunod nating tatanggalin is ito. Nasa pagtanggal niyan guys, yabi tubo yung ating gagamitin. Ito. Actually guys, may pangtanggal ako niyan. Ito. Sinusuot lang yan. Yan. Pagkatapos, iikutin lang. Matatanggal na siya. Mas madali ito guys. Mas easy. Pero hindi ito yung gagamitin ko. Kasi hindi naman ito common tools. Halimbawa kung katulad nyo, nagdi-DIY kayo, so malamang yung iba walang ganito. Kaya itong yabi tubo yung gagamitin natin dahil common tools ito guys. Yan. Susunod nating tatanggalin gamit yung 12mm guys. Yan. Thank you.
tanggalin natin itong nut na ito guys para matanggal natin yung rubber bolt. Kalog na. Guys, kakabit na natin. Tapos, yabit tobo. Kapit natin yung rubber boots. Ayan. Tapos i-press natin ito gamit yung plies. Tapos itong clip na ito sa dolo. Ayan. So, susunod nating kabit is itong nut niya. Tapos, hanggang dito lang tayo guys sa nilagyan natin kanina ng marking para balik siya sa dati niyang alignment. Ayan.
Tapos yung tera din ang ikabit natin. Itutotod lang natin ito guys, ito tsaka dito. Yan. Tapos i-align. Tapos ikotin natin itong rock end natin. Medyo matigas pa yun guys kasi bago pa yung rock end. So ayan, dumikit na, kulang pa. So ayan, dumikit na. So higpitan natin yung nut. So ayan guys, tapos na. So tatanggalin na lang natin yung jack stand tapos ibababa na natin yung jack. So ayan guys, balik sa dati yung alignment niya. So ganun lang yung technique guys para hindi tayo mahirapan sa pag-align pag nagpalit tayo ng tera din. So sana guys may natutunan kayo sa video na ito. Paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod nating mga videos na katulad nito. Maraming salamat.